Ikwan, yung mga hangarin po ng ating mga Muslim na mga brothers and sisters po ay similar sa harangin ng mga Kristiyano at similar din po sa harangin ng mga Lumat. Ito po ang tinatawag natin ng mga special sa Mindanao po at tribe people. Ito po yung ating diversity bilang isang bansa, nagkakaunawa at nagkakaisa para itatag ang bagong politika at bagong Pilipinas. Dito po nakikita natin, number one po, nag-notice niyo po, dito tayo nag-press conference, halal, restaurant po ito, halal, H-A-L-L-A-L, ang ibig po sabihin ng halal, isang restaurant na nagsusunod po sa Islamic practices po of paano po kinislaughter yung fan, yung animal, para po may yung fan, yung sacredness po ng value ng food po ay nandun. Kaya halal, one of the few halal restaurants. In fact po, one of the advocacy po sa bagong platform ng bagong politics, ipagbigyan po natin ng equal rights ang ating mga Muslim po dito sa Pilipinas. Magkaroon ng kanilang inaangari, for example, paramihin pa ro, dito po yung mga halal slaughterhouses po, kasi may ibang religious practices po ang mga Muslim. Tapos po yung mga madrasa, school support sa madrasa, schools, importante po ito, hindi sapat po yung suporta sa schools ng mga Muslim. Ang kadamihan ng mga suporta na nagaling po sa Christian schools, dapat po i-even out po natin ito. Very important po ang education. This is one of the objectives po ng mga Muslims natin, ng mga kapatid, para sa pagbabago nila po. Number three po, overhaul po natin yung OMA, Office of Muslim Affairs po, kasi nagiging negosyo na po ang OMA. Ito yung po ang major complaint po na magpupunta ng Hajj sa Mecca. Pina-charge po ang mga gusto mag-hatch ng 250,000 pesos po. Well, ang isang round trip ticket lang po dyan is 50,000 to 60,000 pesos. Ito po is a major complaint na lagi ko naririnig po, hindi nandito po sa Manila, but sa Mindanao. Nanggaling na po ako sa Mindanao kahapon sa Makati City, sa Davao Oriental. 40% po ng Makati City Muslim. And parehos po yung kanilang hangarin dito sa atin na magkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa ating bansa sa pamamagitan ng tunay na pag-uunlad ng Pilipinas. Dito po ay importante po nakasama na rin dito ang mga former mga rebel attorneys po ng NNLF at saka Moro National Liberation Front at saka MILF, Moro Islamic Liberation Front. Importante po ito dahil sinasabi natin sa top priority ng plataforma, hindi po natin mawawala ang kahirapan sa Pilipinas pag hindi natin nagbinigyan pansin ang kapayapaan at panunlad, especially sa Mindanao. Pero po, dapat na rin po natin malaman na yung mga Muslim natin, mga kapatid po, ay hindi lang sa Mindanao, sa buong Pilipinas na rin po sila. Kailangan po magkaroon ng tunay na integration po, magsama-sama ang mga Muslim at Kristiyano at iba pang mga reliyon dito sa Pilipinas. Kaya po mahalaga na pagbigyan natin ng sapat na suporta, hindi po second class citizens po ang mga Muslim dito sa ating bansa. Tanay, tunay natin sila nakapatid, dapat pantay-pantay po bilang Pilipino. Ito pong hinahanap ng bagong politika, ito rin po ang hinahanap nila, kaya nagsusuporta sila dito sa ating ngayon araw.